Hello, good morning everyone. So welcome to Data Analysis course today. What we will be learning today is itong ginawa ko na analysis sa superset, okay, or superstore dataset, alright? So basically, meron akong idedemo sa inyo na tatlong charts or probably four charts, no? So we have here the donut chart, ito, okay? Then we have the progress column chart, yan. So ito yung itsura ng progress column chart. And then waterfall chart, yan. And then sales forecast chart. So itong mga advanced charts na to is pwede ninyong i-incorporate sa dashboard na gagawin ninyo para magmukha kayong advanced, no? So advanced. So gamitin ninyo yung mga chart na yan para magkaroon ng advanced feature yung mga dashboards na i-create ninyo. Okay? So, first and foremost, we will recreate this donut chart na ginawa natin. So, i-recreate ko lang siya, i-demo ko lang siya using another sheet dito sa ating Excel. Okay. So, gawa tayo ng pivot table. So, sa orders, this order is already converted into a table. So, mapapansin ninyo, meron siyang pangalan sa home. So, where is that? And may pangalan siya dyan, anyway. So, gawa tayo ng pivot table. Okay, so superstore. Yung pangalan ng table natin is superstore. So, new worksheet. Okay. So, i-demo ko lang yung ginawa natin dun sa donut chart. So, ang ginamit ko dun is... balikan natin muna. Donut chart, ginamit ko dun is city sum sales sum, sum of profit. Okay. So, kunin natin yung CT as row. Tapos, piliin lang natin yung top 10. Sorry, wala pa palang sales. Lagyan natin ng sales na. I forgot. Lagyan natin ng sales for the values. And then, yeah, kahit sales lang, pwede na yan. So, i-filter natin siya as top 10. Ayan, sum of sales, okay. Then, ang gagawin natin is kukulin natin yung percentage ng grand total, tapos yung percentage ng sale sa grand total. So, basically, kuha lang tayo dito ng pangalan. Let's say, for example, Chicago. And then, yung sum of sales. Ayan. Then, computing natin yung percentage niya. So, kukunin ko yung grand total. Ayan. Then, itong result na to, ko-convert lang natin siya into percentage. So, 5% siya, no? Then, yung kagawa tayo ng 1%, okay? So, convert natin siya sa 1%. Okay, so 1% na yan, i-minus natin yung 5%. So, we have 95%. Now, pwede natin na siyang gawing chart. So, highlight natin. And then,
Hanapin natin yung donut chart. Ayan. So, ito yung magiging itsura niya. Ano? So, pwede natin palitan yung donut chart natin kung anong gusto niya gamitin. Ayan. So, for example, ito. Ano? So, i-remove ko lang itong detail sa baba. Then, pwede tayo mag-insert ng text. So, mag-insert tayo ng text box. So, pag nag-insert tayo ng text box, something like that, lalagay natin dito sa formula ng text box is equal, and then yung gusto nating palabas sa kanya. So, let's say 5% lang. Okay? So, kunin natin yun. Makukuha natin yung 5%. Lakihan natin siya, no? So, highlight natin. And then, gawin natin siya 32. Ayan. Tapos, i-bold natin siya. Ayan. Spaltan natin ang kulay. Ayan. 5. Then, ilagay natin siya dito. Ito magiging siyang value. Ayan. So, yan yung example ng donut chart na pwede natin magamit sa dashboard natin. Okay? So, next is progress column chart. Okay. So, ito kailangan natin dito ng pivot table. So, i-recreate natin tong progress column chart. So, ginawa ko dyan product name tapos some sales, some profit. Kasi dalawa talaga yung kailangan natin gamitin dito. Ayan. So, kung papansinin nyo yung category natin is finilter pa natin. So, meron tayong sum of sales. Ayan. So, gamitin natin siya. Okay. So, let's create. Tanggalin na na. Lagay ko na lang to sa dulo. Ayan. So, gawa tayo ng isang pivot table sa orders. Insert. Pivot table. So, superstore. New worksheet ulit. Okay. So, pipiliin natin dito is product. Product name. Ayan. So, product name. Tapos, sales. Tapos, profit. And adjust lang natin siya ngayon. So, pwede na natin itong kunin yung value, top 10. Top 10 sales. Ayan, top 10 sales. Then next is yung category, di ba? Yung category kailangan natin ilabas. So, filterin lang natin dito yung technology. So, makukuha lang natin yung technology para sa ating progress chart, progress column chart. Okay? So, kukunin natin tong part na to at saka itong part na to. Ayan. So, kunin na natin siya. Then, insert column chart, something like this. Kunin natin yung profit. Palitan natin yung value niya. No? Top 10 profit. Ayan. Kailangan kasi para sa progress chart, walang negative. No? So, kunin natin yung mga may profit lang tayo. So, ito na nga yun. Ano? Okay, lakihan pa natin siya. Ayan.
So kinuha lang natin, kinuha natin sa technology yung meron lang tayong profit. Okay. So sum of profit, hindi pala sales. Kasi pag sales, merong profit na mababa. So hindi natin gusto yon sa ano, progress column chart. Yeah. So ito yung progress column chart natin na gagawin. Nanggaling siya sa column chart. So ang gagawin natin dito is i-close ko tong pivot fields. I-click ko dito, double click ko dito sa chart. So i-click ko na susunod is yung itong bars natin, then pupunta ako dito sa series options. And then medyo tatabaan lang natin sila. Then secondary axis. Ayan. Tapos medyo palitin natin yung secondary axis natin. Ayan. So basically ito na yung progress natin. So ang ibig sabihin lang ng progress, pag lumampas siya doon, ibig sabihin mas mataas yung profit niya. Okay? So baguhin na lang natin yung kulay para mas maging appealing siya. Okay? So pwede nating click dito and then punta tayo sa home. Tapos palitan natin siya ng light color. Ayan. And then don't forget yung border solid line. Tapos gawin natin siyang black. Pwede nga lang. Para kitang-kita natin yung border. Ayan. So katulad nito, dito sa Canon Image Class 2000 Advanced Copier. Ayan. Hindi pa tayo nakakapag-progress, no? Hindi pa tayo mataas yung progress, no? Yung profit natin. So dito sa ano, mataas ang profit natin dito sa Ativa and then mataas yung profit natin dito sa Zebra. Okay? So yan yung ibig sabihin ng progress chart. Okay? So move natin yan dito sa dulo. Next is, ang next natin ay waterfall chart. To maganda tong chart na to, waterfall. So ginamit ko dito sa waterfall is yung ito natin yung ano, pivot table natin. Oops. Punta natin yung pivot table natin. So, ginamit natin dito subcategory, tapos percentage of profit. Okay. Kaya natin ginamit yung percentage of pwedeng profit or percentage of profit. Depende sa inyo kung anong gagamitin ninyo. Basta kailangan na makita dito is ang makita dito is yung totality tapos yung pagdagdag at pagbawas kung bakit natin nakuha yung 12,000 12% yung value na yan sa profit, no? Pero in this one ang gagamitin ko yung profit, hindi yung percentage profit. So gawin na natin, punta tayo ulit dito sa orders, tapos insert tayo ang pivot table. New worksheet. So, gamitin natin yung first that product subcategory. And then, kaya ako piniling subcategory kasi ano siya, medyo madami siya, hindi rin siya ganun kadamihan. Okay. So, ayan, meron na tayo. Nga pala, ang waterfall chart, ano siya, hindi siya pwede sa pivot table. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng, ikakopy natin yung values na to hanggang grand total, tapos ipipaste natin siya dito. Ayan. Hindi kasi siya pwedeng i-chart sa pivot table. So, something like this. So, ang gagawin natin, i-select ko to lahat, and then,
insert, insert waterfall model ito, or waterfall chart. So, click natin. Yan. So, ito yung waterfall natin. Kung mapapansin ninyo sa waterfall natin, hindi siya mukhang waterfall kasi pataas lang siya, hindi siya, wala siyang bumababa. So, gawin natin dito is i-double click natin dito sa grand total hanggang sa mag-lighten yung iba. Then, right click, set as total. Ayan. So, yan, magiging na siyang waterfall talaga. Ayan. So, this is the waterfall model. Ganyanin na lang natin para makita natin. So, yung mga red, yan yung mga pag-decrease ng waterfall model natin. Okay. Ayan. Pwede natin tanggalin itong mga data tables na to para makita lang natin yung ano. So, pwede rin naman natin gawin is yung mga malalaki, yun lang yung itira natin. Yung mga significant. Tsaka yung mga losses. Yun lang yung itira natin. Para lang magkaroon siya ng counting context. Kasi pag binura natin lahat ng data table, eh, mangyayari niyan is that mawawala yung context ng waterfall natin. Yeah. So, okay na tayo sa waterfall chart. Okay. So, next is itong sales forecast. Itong sales forecast, madali lang siyang gawin. Kasi, ang ginagawa na ito is nagpo-provide siya ng forecast na ganito base dun sa sales natin per day or per month. Depende yan, ano? So, may possibility na pag pinili natin itong ano natin dito sa part na to, usually, ang sales forecast, meron siyang interval in a way na 7 days, something ganun. No? So, every 7 days, pwedeng tumaas, bumaba yung sales forecast natin. So, paano nagawa yung sales forecast na yan? So, ang gagawin lang natin, pupunta lang tayo dito sa orders, tapos sa order sheet natin, kunin lang natin yung order date. Tapos, we will press shift para i-click din dito sa sales. Control pala, no? So, shift, tapos control sales. So, dalawa lang silang maseselect. Order date at saka sales. Pag na-select nyo na silang dalawa, yung order date tsaka sales, pupunta tayo sa data and then forecast sheet. Ayan. So, ito yung magpo-provide niya na forecast. So, pwede kayong mag-forecast lang ng 8 days. Okay. Or pwedeng ayan. Baan natin yung ano. So, 2018 na na-forecast. So, pwede tayong mag-forecast hanggang dito. So, lahaba lang yan, ano. So, January 2018, pwedeng ganun. Or March 1. So, mas konti lang, mas maganda. Then, create. Magkikreate siya ng bagong sheet. Ayan. So, ito na ilalabas yung chart natin. Okay. So, basically, ito lang naman yung mga advanced charts na
senior ko sa inyo na pwede ninyong ma-apply. Ngayon, ang kagandahan nito, hindi ko lang siya basta ginawa, in-apply pa natin siya sa dataset na Superstore. Okay? So, ipoprovide ko yung dataset na to, tapos gawin niyo din siya. No? Gawin niyo din siya sa inyong oras. Okay? Thank you and see you on the next pre-recorded session.